Bleach. So ano po ba yung bleach na tinatawag? Meron po dalawang klase ng bleach. Kung halimbawa nasa bahay kayo, lagi niyong matatandaan na ang bleach ay dalawang klase, isang pang decolor at isang pang puti. So ito po yung chlorine bleach tsaka yung peroxide bleach. Ang chlorine bleach, pang puti lang, hindi pwedeng pang color. Tapos yung pang color naman, peroxide bleach ang ginagamit. Ito yung mga hydrogen peroxide. So tinatawag po natin yan in terms of trade name, hindi yung brand name. Kasi makakapag-promote tayo pag sinabi natin na mga brand name tulad ng Sonrox at Clorox. Bilanggit din eh. No? Pero sana mag-advertise sila sa atin. Magandang advertisement yan kasi pinopromote natin. So ano po ba itong dalawang bleach na ito? Yung chlorine bleach. Yung chlorine bleach, ganito po ang itsura niyan. Pag tinignan nyo sa electron microscope, merong isang sodium, meron tatlong oxygen, tsaka isang chlorine. So yung very reactive na area dyan, itong tatlong oxygen, kasi highly oxidizing itong ano na to, itong portion. Yung sodium tumutulong lang. So carrier lang siya. Tulad ng analgesic, di ba? Carrier lang siya ng prostaglandin. So dito, maraming pinaggagamitan nito, hindi lang sa laundry. Ginagamit na rin to sa industry. Katulad sa paper industry, alam niyo ba yung kahoy? O kaya yung mga bagase? O kaya yung mga dahon? O kaya mga wood pulp? Yung mga troso? Pag ginawa yan tabla o lumber, merong mga kusot na pinaglagarian. So ito po, pag nilagyan nyo siya ng, ano, ng bleach o 12% na sodium hypochlorite, tapos medyo acidify nyo ng konti. Konting patak lang ng ano, ng acid, kasi delikado yung pag nilagyan nyo ng maraming acid. So, at 80 degrees centigrade, medyo iniinit. Almost magbo-boil siya. Tapos, sandali lang magiging kulay puti na yan. So, ito, di ba natatandaan nyo? Ganito yung kulay ng papel. So, yun, bleach po yun. Yung pinong kusot, pag nilagyan nyo ng sodium hypochlorite o chlorine bleach at 80 degrees centigrade at 12% concentration, ganito po ang mangyayari. So pag pinatuyo mo ito at pinadaan sa dalawang cylinder na ang tawag ay calendaring machine, so magiging papel na siya. So mas marami, nagiging karton. Mas makapal, nagiging cardboard. So yan po ang principle kung bakit meron tayong mga mapuputing papel. Pag konti lang ang ginamit yung ano, sodium hypochlorite, halimbawa 6% lang, iba meron kang tinatawag na newsprint. So hindi siya masyadong puti. Pag itinaas mo naman ng greater than 15% hanggang 16%, puting-puti siya. Ito yung mga tinatawag po natin GSM, bond paper. So, pinapatibay na lang po yan pag pinipress ng pinong-pino, matigas na matigas doon sa calendaring machine. So, yan po yung benepisyo ng chlorine bleaching sa ating paper and wood industry. So, malaking pakinabang dito. Kahit hindi natin alam na ganitong process yung ginagawa sa ating mga kusot na waste product ng lumber industry. So napapakinabangan siya dahil sa chemistry of bleaching. So sodium hypochlorite po ang ginagamit dito. Kahit po sa ating fabric tsaka laundry industry. So nagagamit din po ito. Ngayon po usong-uso yung ano, yung 'di ba dati yung maong natin pag nasugatan o kaya napunit o nalaslasan, tinatapon na natin o kaya ginagawang short pag sa baba na nasira. Pero ngayon, nakikita natin, may mga maong na talagang wasak-wasak na o kaya faded na faded, parang ano, parang mga kasuotang panirisal sa sobrang tagal.
Katulad po nitong example dito. Ganito po yung kulay ng ano eh, ng maong. Pero pag in-acid wash natin, o kaya bin-leach natin, yung kasing sodium hypochlorite, pag nilagyan mo ng konting patak lang ng acid, normally ginagamit nila yung phosphoric acid eh. Kasi yung muriatic acid o HCl, ano po yan eh, sinusubaybayan ng pidea. So, mahigpit na ngayon paggamit ng muriatic acid o hydrochloric acid. So, phosphoric acid po, available pa yan sa market. Yun ang ginagamit nila, patak lang naman yan eh. So, ganito po nangyayari. Ngayon, pag sinobrahan nyo ng patak, ganito naman po ang nangyayari. Yan. So, nasisira-sira siya. Merong weakening effect ng fiber. O, lalo na yung web. Pag tinignan mo kasi yung fiber, parang magkakatahi yan eh. Square-square siya. Yung horizontal, web ang tawag doon. Yung vertical naman, wap ang tawag doon. Nasisira yung web. So makikita natin dito yung pagkakasira niya. Panay web lang. Pag sinobrahan nyo ng concentration, ganito no, talagang wasak na siya. Oh, sabi nga ni Duke, winarat yung ating maong. Oh. So, ngayon, inain yung ganyan, yung medyo sira, faded, at medyo nakikita yung balat natin. Oh, pampasexy yan eh. Kaya, yung iba, talagang mas mahal pa pag mas maraming sira. Hindi katulad noon, hindi nabebenta pag nasira siya. So, meron din mga design na t-shirt yan. Paikot-ikot siya. Meron naman, inisprayan lang. Inisprayan lang siya ng sodium hypochlorite, ng bleach. Pwedeng Sonrox, pwedeng Clorox. Oh. So pag inisprayan mo siya, dapat pagkatapos mag-spray at nakita nyo na nagbabago na yung kulay niya, nagpe-fade na, lubog ka agad sa tubig. Otherwise, mabubutas yung katulad nito. Yan. Nasisinisira niya yung web angle ng mga fabrics. Oh. So lubog agad sa tubig yan. Ito naman, parang mas matagal nilang hinahayaang tumulo by gravity. So nilalagay yan sa ano, sa manikin. So, wag niyong i-spray niya na suot niyo kasi siguradong kung nasisira nito yung tela, nasisira din ito yung balat. Kasi yung acidified sodium hypochlorite nagiging hypochlorous acid. Mas mabisa po ito na panira ng mga tela. So, nakakapagtaka, no? Sinisira na natin ngayon ng tela. So, ito ini-sprayan at hinahayaang umagos. So, meron siyang ano, drop effect. Yan, diba? Maganda yung magandang tignan. Pero pag nakita nyo na nagbago na yung kulay, lubog agad sa tubig. Kasi pag hindi nyo nilubog sa tubig yan, masisira po itong ano, tela. Maaring hindi siya sira, pero marupok na marupok siya. Pwede nyo punitin parang papel. So, paano po ba ito ginagawa? So, ito po, nung tatandaan ko, nung practical art sa elementary namin, ginawa namin ito. Yung t-shirt na colored, itinatali. Yan, itinatali. Katulad nito mga to. Yung maong ganito, tinatali. Pero, ginagawa niya ng design yung pagkakatali. So, katulad ng bilog na to, tinatali siya parang ganito. Ganito sa pagkakaporma nito. So ito yung t-shirt, ito yung gitna ng t-shirt, tapos nandito yung ano, yung pinaka suutan ng kamay, mangkas, tsaka ng ulo. Tapos ibinababad lang po siya, matagal na yung 5 minutes, aalisin ka agad. Makikita nyo naman yun kasi color dito, makikita nyo kung ano yung nakikita nyong kulay. So pag nakita nyong tama na, katulad nito, tama na yung ano niya, yung makikita na yung design dun sa dark colored na t-shirt, i-stop na yun at ibababad sa tubig. Otherwise, masisira yung t-shirt nyo. So, pag-aralan nyo maigi, siguro mahina na yung dalawang t-shirt ang masisira nyo bago kayo makakuha ng tamang time tsaka dosage ng hypochlorous acid o chlorine bleach na tinatawag. So, magandang matutunan ito kasi
nagdodoble yung presyo ng maong eh. So pwede kayong bumili ng maong at i-business nyo. So yung pwedeng spray-spray lang, pwede rin namang ano, yung may mga damage dun sa web angle ng fabric tulad ng mga maong na ganito. Ako minsan talagang halos sirang-sira na eh. Tanda ko nga si Mrs. merong ganitong halos sirang-sira na yung maong. Pero proud na proud silang ano, isuot minsan pinagmamalaki pa nila. Yan po yung effect ng sodium hypochlorite. Yan po yung effect ng chemistry ng sodium hypochlorite sa fabric at linen industry. Punta naman po tayo sa hydrogen peroxide. So, pinakamalaking gamit ng hydrogen peroxide aside from laundry ay yung ating ano, ating pagkukulay ng buhok. So, pag halimbawa hindi pa original pa yung shine and glisten ng ating buhok, makikita nyo yung pagka-blackness niya. Anong-ano siya eh, yung hindi siya charcoal black. Meron siyang kintab o shine na makikita natin. Pag ito, pinahida na o sinuklaya na ng hydrogen peroxide tsaka yung mga fixative tsaka yung colorant, magbabago po yung shine nito. Hindi na babalik do sa dati niyang ano, natural glisten na tinatawag. Kasi sinisira po ng hydrogen peroxide yung pinaka tinatawag natin keratin ng buhok natin. So itong keratin nito, napaka-importante nito kasi protective layer po ng buhok yung keratin. Although sa biology, ang keratin, ang buhok natin, yung mga nails natin, patay na yan. So, bakit sinasabing patay? Lumalaki lang siya doon sa roots. So, pag lumabas siya, patay na siya yung hair natin. So, pinagaganda na lang natin, binabago natin yung kulay para maging mas attractive, mas maganda siyang tignan. So, nagiging ganito. So, pag sinira na ng hydrogen peroxide, ang reaction ng hydrogen peroxide, pag ipinahid, nagiging tubig siya, tapos may lumalabas na oxygen negative. So, ito po yung tinatawag na oxidant. Strong oxidant po ito. Kung titignan niyo sa microscope, ito po yung ano niya, yung molecular structure. Oxygen, dalawang oxygen, dalawang hydrogen. Very reactive po yan. Napuputol po itong oxygen na to, nagiging oxygen negative. So yung oxygen negative na yan, ito po yung nag-aalis ng keratin layer, kaya ito pumuputi. Pag yan po tumilansik sa balat nyo, kitang-kita nyo po yung keratin tsaka collagen ng balat natin nawawala. Oo. So yung keratin na po yun tsaka collagen, ito po yung ano, yung pag lalagyan ng hydrogen peroxide yung oxygen, ito pong oxygen na to, very reactive, ino-oxidize niya yung pati yung melanin. So ito po yung kulay ng ano natin, ng balat ng skin, yung melanin. So pag hinapin po yan ng papaya soup, ang papaya soap, meron siyang enzyme na tinatawag na papase o protease, ang enzyme na papase. So yung protease po, sinisira niya yung melanin color ng balat, kaya pumuputi po tayo. Mas marami pong papase yung papayang green compared sa hinog, kasi unti-unting nawawala yung dagdag kulay puti pag sinundot nyo ng aspile o ng karayo. Yung green na papaya versus yung ripe na papaya, mas madami po dun sa green papaya yung hilaw pang papaya. So yun din po yung principle nito, yung oxygen ng papase sinisira ng enzyme na para yung melanin protein magputol-putol, mawala ng kulay.
Ganun po ginagawa ng hydrogen peroxide. Yung oxygen, ino-oxidize niya yung keratin para mawala yung kulay ganito. Pag ganito na siya, pwede nang lagyan ng ano, ng colorant. Pero ang colorant hindi kakapit. Kung na-miss ko na yung tunog na yan. Ayun, nagkaroon tayo ng konting ano, technical issue. So balik po tayo sa ating talakayan. Medyo malakas ang kulog at kidlat. Siguro may thunderstorm, hindi lang dito, hanggang Metro Manila siguro to. So, balik po tayo sa ating talakayan. So, i-share ko po uli sa inyo itong ating screen. Yes. So, tinatalakay po natin yung hydrogen peroxide. Isa to sa mga bleaching chemicals na ginagamit lalo na sa pagkukulay ng buhok. So ito pong hydrogen peroxide, bakit po ito mabisa? Kasi meron itong 3%, may 9%, meron 20%. Kuminsan ang ginagamit dito volume 20, volume 30, pero hindi na po ginagamit yan ngayon kasi English system yan, metric system po ngayon. 3%, 9%, tsaka 20%. So kung gusto nyo mabilis ang pag-aalis ng kulay, mabilis ang pagkapit ng kulay, 20% ang ginagamit. So yung reaction niya, itong hydrogen peroxide represented by this molecular structure, kulay red yung oxygen, kulay white yung hydrogen. Dalawang hydrogen, dalawang oxygen. Magkakabit siya. Pag nag-react siya, nagiging water. So pinuputol niya yung molecule nito para maging tubig, tsaka oxygen negative. Strong oxidant po ito. Mag-iingat po tayo dito. Hindi lang sa hair ang binabago nito, pati yung skin natin. Mamaya pakita ko sa inyo yung ano, epekto ng hydrogen peroxide sa skin. So ito, inaalis niya, kung halimbawa first time kayo, ito yung original color ng buhok nyo, makikita nyo yung glistening, yung kintab, yung shine ng hair, sinisira ng hydrogen peroxide. Yan. Kasi hindi kakapit ang ano, ang color, colorant, tsaka fixative kung hindi gagawing ano, magalasgas. Yan. So mamumuti ang katulad nito. Tapos pwede nang applyan ng colorant. Pero ito pong halimbawa nakulayan na yung buhok natin. Yung kulay na yan, susceptible pa rin yan sa color changes. So ano po yung nakaka-apekto dito? Kasi na-oxidize na ito eh. Hindi na katulad nito na kahit maligo ka, hindi magbabago, hindi magpipaint yung kulay. Expose mo man sa araw, maligo ka sa swimming pool na madaming chlorine, hindi magbabago kulay nito. Pero ito pong colorant na in-apply natin, magbabago ang kulay. So kuminsan, mapagsasabihan nila yung ano, aking salon hindi masyadong mahusay kasi wala pang isang buwan na wala na yung kulay. Pero ano ba yung ginawa nyo nung panahon na isang buwan na yon? Baka naligo kayo sa swimming pool na mataas ang chlorine. So itong ganitong kulay, magiging ganitong kulay yan pag naligo kayo sa ano, sa kainitan ng araw, tapos mataas ang chlorine ng swimming pool. So mabibleach talaga. Magpe-paint ka agad yung kulay. So, yung iba, hindi naman daw sila naligo sa ano, sa swimming pool. Pero na-expose naman sila sa ultraviolet. Alam mo, nag-disco ka, di ba may mga disco na yung pinaka-ilaw nila kulay violet. Ultraviolet ang tawag doon, o kaya kulay red, infrared. O kaya exposure ng matagal sa sun rays. Kung ang trabaho nyo eh, natatamaan kayo ng sinag ng araw dun sa office nyo, nagbabago po yung kulay dahil nagre-react itong colorant sa mga chemicals at sa ultraviolet light, infrared light na common yan sa sun rays. Oo. So makikita nyo yung mga astronaut. Yung mga astronaut, pag tinamaan ng sinag ng araw sa kalawakan, mas matindi yung effect
kasi yung ating kaulapan, atmosphere, meron niyang filter against infrared tsaka ultraviolet light. So, pinapaalam ko lang po sa inyo na bakit nagtataka kayo, huwag niyong sisihin yung inyong ano, salon. Baka dahil din sa exposure sa elements.